Nangyari na din ba sa iyo ang managinip ng pera? O madalas mo itong mapanaginipan? Totoo bang magkakapera ka kapag nanaginip ka ng pera? O ito ay kabaligtaran gaya ng nakasanayan natin, na ang panaginip ay kabaligtaran sa totoong buhay? Gusto mo bang malaman ang mga posibleng interpretation sa panaginip mo? Kung oo, aba tara at ipagpatuloy mo ang panunood. Ang mga panaginip ng pera o cash na panaginip ay kadalasang nauugnay sa mga hangarin sa loob. Ang pananaginip tungkol sa pera ay karaniwang nagpapahiwatig kung ano ang labis mong sabik na makamit. Ang pera ay simbolo ng kayamanan, ayon sa Interpretation of Dreams ng Duke ng Zhou. Ang panaginip tungkol sa pera ay nagpapahiwatig na ikaw ay lubhang nangangailangan ng pera, o ang isang kaibigan ay maaaring humiram sa iyo. Narito ang ilan sa mga panaginip tungkol sa pera pati na kung ano ang kanilang interpretation. Ang panaginip tungkol sa mga barya ay madalas na nagpapahiwatig ng hindi kapani-paniwalang mga pagkakataon sa pananalapi. Maaari kang mabiyayaan sa lalong madaling panahon ng mga pagkakataon kung saan maaari kang kumita. Lalo na kung ang mga panaginip ay tungkol sa mga gintong barya, ito ay kumakatawan sa kayamanan, swerte, at kapalaran. Maraming magagandang sorpresa ang darating. Ang mga pilak na barya sa mga panaginip, habang kumakatawan sa kayamanan at swerte, ay nangangahulugan din ng mga espiritual na pagsulong. Sa kabilang banda, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig din ng negatibong enerhiya sa pagitan mo at ng iyong mga mahal sa buhay. Maaaring mangyari ang mga walang kwentang hindi pagkakasundo o salungatan. Gayunpaman, tandaan na ang mga ito ay maiiwasan kung ikaw ay maingat at banayad. Ang papel na pera sa mga panaginip ay kumakatawan sa magagandang pagkakataon sa iyong karera, at pananalapi sa iyong paggising sa buhay. Gayunpaman, maaari rin itong maging isang babala para sa iyo na pamahalaan ang iyong pera ng mas matalino. Gayun din, maaari din itong mga hulugan na kukuha ka ng tulong mula sa isang tao, upang malaman ang mga problema na matagal nang bumabagabag sa iyo. Ang panaginip na ito ay maaari ding mga hulugan na hahayaan mo ang iyong sarili na magkaroon ng mga pakikipagsapalaran, at gumawa ng magagandang alaala sa iyong buhay. Malamang na makikita at maranasan mo ang mga kamangha-manghang bagay sa lalong madaling panahon. Kinakatawan nito ang kapangyarihan, kayamanan, at materyal na pakinabang na malapit mong matamos sa iyong paggising sa buhay. Ang pagkahanap ng pera sa isang panaginip ay nagpapahiwatig din ng posibilidad na maging mahusay ka sa iyong karera at propesyonal na buhay. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig din na malamang na matanto mo ang iyong pagpapahalaga sa sarili at maging mas tiwala sa iyong buhay. Kung sa panaginip ay nakakita ka ng maraming pera, nangangahulugan din ito na malamang na naghahanap ka ng mga tunay na koneksyon at pag-ibig sa iyong buhay. Ang mga panaginip kung saan ka nawalan ng pera ay hindi maganda. Nangangahulugan ito na ang malalaking problema sa iyong buhay ay nag-aalala sa iyo, ngunit sa tingin mo ay wala kang kapangyarihan upang malutas ang mga ito. Maaaring ito ay kawalang tatag sa pananalapi, at maaaring pakiramdam mo ay wala kang kontrol pagdating sa pamamahala sa iyong mga pananalapi. Ang pagkawala ng pera sa panaginip ay maaari ding magpahiwatig ng pagkawala ng partnership, pagkakaibigan, relasyon, o isang bagay na pinahahalagahan mo sa iyong buhay. Gayunpaman, sa halip na magpanik, dapat kang mag-introspect at mag-isip ng matalino bago ang anumang masamang mangyari. Ang mga panaginip tungkol sa pagpulot ng pera ng paisa-isa ay senyales na sa kalaunan ay magsisimulang maging maayos para sa iyo ang mga bagay-bagay. Ang iyong karera ay maaaring tumahak sa isang maayos na landas, o maaari kang umabot sa mga milestone sa iyong trabaho at mga relasyon. Ang panaginip na ito ay isang paalala din para sa iyo na maging mas grounded at humble sa buhay. Gaano ka man kayaman at matagumpay, may kapangyarihan sa pagiging mapagpasalamat sa iyong pinagmulan. Gayun din, dapat mong alalahanin na ang iyong mga salita at kilos ay hindi nakakasakit ng sinuman. Ito ba ay isang malaking tumpok ng pera na iyong binibilang sa iyong mga panaginip o isang maliit na bundle kung saan natatakot kang mawala ng pera? Kung ang sitwasyon ay ang dating isa, ikaw ay patungo sa pagiging mayaman at matagumpay. Malamang na makakatagpo ka ng magagandang pagkakataon sa malapit na hinaharap, sa kabilang banda, kung ang pile ay maliit at ang iyong damdamin ay natatakot at desperado sa panaginip, ang panaginip na ito ay malamang na kumakatawan sa patuloy na kawalang katatagan ng pananalapi sa iyong buhay. Dumadaan ka sa mahirap na oras ngunit tandaan na ang kaligayahan ay dumarating sa mga alon,
at kailangan mo lamang natiising ng kaunti at patuloy na magpungilit. Ang pagtanggap ng pera sa mga panaginip ay isang positibong tanda. Ito ay kumakatawan sa kapangyarihan, iyong pagpapahalaga sa sarili, at panloob na tiwala. Kung hindi mo alam ang taong nagbibigay sa iyo ng pera, nangangahulugan nito na malapit nang bigyan ka ng universo ng masaganang pagpapala at pagkakataon. Gayun din, ang pagtanggap ng yaman sa mga tuntunin ng ginto sa panaginip ay nangangahulugan na malamang na maging matagumpay ka sa anumang pinaplano mong makamit sa buhay. At ang pagtanggap ng mga bariya sa panaginip ay nangangahulugan na kailangan mong bilangin ang iyong mga pagpapala at magpasalamat sa buhay. Kung pinaniginipan mo ang iyong sarili na magpahiram sa isang tao, nangangahulugan ito na nag-aalala ka para sa kanila. Ikaw ang kanilang mabuting hangarin at nais silang maging masaya at matagumpay. Sa katunayan, handa ka pa ring tulungan sila at ibigay ang iyong oras, lakas, at pagmamahal sa kanila para lang makita silang mahusay. Maaaring ito ay isang nalilitong kaibigan na naghahanap ng payo sa paggawa ng mga desisyon sa karera at buhay. O isang tao sa iyong pamilya na maraming pinagdadaanan kamakailan sa buhay. Sa kabilang banda, kung may pinahiram ka sa isang tao sa totoong buhay, ang panaginip na ito ay maaari din isang paalala lang na may utang sila sa iyo. Ang pagbabayad sa iyong mga close one sa isang panaginip ay nangangahulugan na nagkasala ka, sa hindi pagbuhos sa kanila ng sapat na pagmamahal at atensyon at gagawin mo ito ngayon kung magkakaroon ka ng pagkakataon. Kung nanaginip ka na magbayad ng mag-isa, nangangahulugan ito na tinutulungan mo ang isang taong nangangailangan kahit na hindi ka mayaman. Ang pagbabayad ng mga bills sa panaginip ay malamang na nangangahulugan na nakalimutan mong bayaran ito sa totoong buhay. O maaari rin itong magpahiwatig ng mga hindi inaasahang paggasta sa pananalapi, at kung nanaginip ka ng ibang tao na nagbabayad ng iyong mga bayarin o utang, nangangahulugan nito na ikaw ay isang taong hindi pinapansin ang isang problema, at naghihintay ng ibang tao upang linisin ang iyong kalat. Panahon na upang maging mas responsable at mulat ka sa iyong mga aksyon at pananalapi. Ang mga panaginip tungkol sa pagpanalo ng pera ay karaniwang nangyayari sa mga nakibahagi sa isang laro o isang kompetisyon, at desperado na manalo o sa mga taong optimistiko at tiwala sa totoong buhay. Kung ikaw ang huli, ibig sabihin ay happy-go-lucky kang tao, ang panaginip na ito ay nangangahulugan din na ang tagumpay, ay nasa malapit na at ang kailangan mo lang gawin, ay panatilihin ng kaunting pananalig sa iyong sarili at sa iyong kasipagan. Habang ang panaginip tungkol sa pagnanakaw ay isang bangungot, hindi ito nangangahulugan na ikaw ay mananakawan sa totoong buhay. Gayunpaman, ang interpretasyon ng panaginip na ito ay hindi isang positibo. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na malamang na nahaharap ka sa isang panganib sa pananalapi sa iyong totoong buhay, malamang nagagawa ka ng hindi malusog na mga pagpipilian sa pananalapi, at mga propesyonal na desisyon na maaaring humantong sa kabiguan. Kaya, alalahanin ang iyong mga pananalapi, putulin ang mga hindi kinakailangang gastos, at mag-isip ng maraming beses, bago ka gumawa ng anumang mga pagkilos na nauugnay sa pananalapi o trabaho. Para may puraon ka ba may ikosin itong jogatari na tola, sundan na falling down, kamchuryo esotan maam da terkirka ba, tamang ka.